Plano na umanong sumuko ni Abu Sayyaf Group Most Senior Leader Radulan Sahiron ayon kay Lieutenant General Carlito Galvez Jr., Commander ng AFP Western Mindanao Command. Ipinaabot ni Sahiron ang kanyang pagnanais na sumuko sa pamahalaan kasunod na rin ng walang tigil na opensiba ng militar laban sa ASG. Bukod pa rito, matanda na rin anya si Sahiron na nagsimulang naging aktibo sa grupo noon pang 1990s. Very fresh yung, yung kanyang indications that he want to surrender. But for now, ang natin is we will continue to hunt him. Because he's a very, very important figure for us. Ipinaabot umano ni Sahiron ang pagnanais sumuko sa pamamagitan ng isang Muslim elder. Hinilingan niya nito na huwag siyang i-turn over sa ibang bansa, partikular sa US government, kapag sumuko na. May patong na $1 million sa ulo ni Sahiron dahil sa pagkakasangkot nito sa pagdukot sa Amerikanong si Jeffrey Skilling noong 1990 sa Sulu. Kabilang din ito sa listahan ng top wanted persons ng FBI. Because he's already old, gusto niya lang mag-surrender. Ang ganun lang, provided na ano niya, gusto niya is huwag lang siyang i-turn over sa US. Yun lang ano niya. Mula nang iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang no let up operations laban sa Abu Sayyaf nitong Enero, umabot na sa 16 na miyembro nito ang sumuko at nasa 4 na po ang napatay. Sa Tongay na Balita, welcome mo. Ito ang naging sagot ng liderato ng Armed Forces of the Philippines sa alok na 1,000,000 pisong pabuya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa sinumang makatutulong sa tuluyang paglansag sa Abu Sayyaf Terrorist Group. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Brigadier General Restituto Padilla, welcome development ang ilalabas na pabuya ng Pangulo upang tuluyang matunto ng 7 natitira pang bandido na una nilang nakasagupa sa Inagbanga, Bohol. Umaasa ang balita na sa tulong ng reward money ay makakatulong ito para matuntoon ang kuta ng mga bandido at matuldukan na ang paghahasik nila ng karahasan hindi lamang sa Bohol kundi maging sa iba't ibang panig ng bansa. Una lang naglabas ng ultimatum ang Pangulong Duterte na aristuhin ang mga Abu Sayyaf buhay man o patay. Ngunit mas ninanais ng Pangulo na mapatay na lamang ang mga ito.